Hello po sa inyong lahat mga kabakes at welcome dito sa aking YouTube channel. For today's vlog, ang isi-share ko sa inyo ay iba't ibang flower piping tips para sa inyong mga cupcakes. At kabakes, ito ang unang pastry tip na aking gagamitin at ipapakita sa inyo. Ito ay 2D at maganda ito gamitin kapag gumawa tayo ng rosette. At ang ipapakita ko sa inyo ay isang plain rosette at two-tone rosette. At ilalagay ko lang muna itong aking pastry tip sa loob ng aking pastry bag. Pagkatapos ay gugupitin ko yung dulo nito. At mga kabakes, bago nyo ilipat ang inyong mga frosting sa pastry bag o kapag magpa-pipe na kayo, make sure lang na i-mix nyo muna ito ng kaunti para maging smooth at maging soft ang texture ng ating frosting. At ang una kong gagawin ay plain rosette. Para makahubog tayo ng magandang rosette, itutok sa gitna ang ating pastry tip. Pagkatapos, ipump natin yung ating pastry bag para lumabas yung ating frosting. Una sa gitna, pagkatapos, pipe pa rin po habang umiikot yung ating frosting. Pag medyo puputulin na natin, isoft na yung pagpiga para maputol ng smooth yung ating frosting. At ganun lang din po ulit ang ating gagawin kabakes. At ngayon naman kabakes, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano ko ginagawa ang two-tone rosette. At dito kabakes ay iniba ko lamang ang kulay ng aking frosting. Yung pink frosting ko ng una ay hinaluan ko po ng violet color. At ang ipapakita ko po dito sa inyo ay yung aking procedure kung paano ko ginagawa ang two-tone rosette. At syempre kahit anong kulay po ang gawin nyo dito ay pwedeng pwede. At kumuha po ako ng baso at inilagay yung aking pastry bag para hindi po ako mahirapan sa paglagay ng aking frosting. At sa paglagay ng frosting ay spread lamang natin ito sa palibot ng ating pastry bag. At pagkatapos ay spread lamang natin yung ating color violet frosting dito sa ating pastry bag. Lagyan natin yung baba hanggang umabot ito doon sa pastry tip at hanggang dito sa itaas. Medyo i-flat lang natin ito at make sure lang na didikit yung ating frosting doon sa side ng ating pastry bag. At kabakes, ang ginagawa ko naman dito ay ibinubuka ko yung aking pastry bag kasi ilalagay ko dito sa gitna yung aking white frosting. At pagkatapos ay hahaluin ko lang ng kaunti itong aking white frosting para lumambot at para maging smooth ulit ito. At pagkatapos ay ilalagay ko na ito doon sa aking pastry bag. At ngayon naman kabakes ay ipipe lamang natin ito hanggang sa lumabas na yung dalawang kulay ng ating frosting. At ito yung procedure kung paano gawin ang two-tone rosette. Kahit anong kulay po ay pwede nyong gawin dito sa ating two-tone rosette. Kailangan lamang po ay mas dark color yung i-spread doon sa ating pastry bag at light color naman ang ilalagay na frosting doon sa gitna. At ngayon ay ipapipe ko na ito dito sa aking cupcake.
At talagang napakaganda po tignan itong two-tone rosette kesa po doon sa karaniwan natin na ginagawa na plain rosette. At ka-bakes, ito na ang sunod na pastry tip na aking gagamitin. Hindi ko po alam kung anong tawag dito. Kaya tignan nyo na lamang po maigi ang hugis at ang hubog ng pastry tip na ito. At screenshot nyo na lamang po at ipakita sa baking store kung gusto nyo din po bumili ng pastry tip na ito. At sa pagpipe naman po, kinakailangan na naka-straight din yung ating paghawak ng ating pastry bag at straight lang din doon sa itaas ng ating cupcakes yung ating pastry tip. At pagkatapos, ipipe natin ito at iangat. At hanggat maaari po ka-bakes ay medyo isiksik ang ating pagpipe dito sa ating bulaklak na ito para hindi po makita yung pisngi ng ating cupcakes. Straight lamang po ang paghahawak ng ating pastry bag, tapos pipe angat, ganun lang po kadali ka bakes. Dito naman po ay same pastry tip yung ating ginamit at white frosting naman po yung ating ginamit dito. Dito naman po ay patabingi yung pagpipe. Tingnan nyo po mabuti kung paano ko hinawakan yung ating pastry bag. At dito naman po ka-bakes ay medyo itabingi natin or pahiga ng kaunti yung ating pastry tip dito at yung ating pastry bag. Pagkatapos, ganun lang din po ulit yung ating gagawin. Pipe angat, pero dito po ay nakatabingi yung paghawak natin at yung dulo ng ating pastry tip dito. At ganun lang din po ulit yung ating gagawin. Isiksik lamang po nating mabuti, pipe angat lang din po ulit, pero nakapahiga po ng kaunti yung ating pastry tip dito. At ito na po yung naging outcome. Ngayon, ikumpara po natin yung dalawa. Yung violet color ay naka-close po yung kanyang mga petals, samantalang itong isa naman po ay naka-open. Ka-bakes, ito naman yung sunod na pastry tip na aking gagamitin. Screenshot nyo na lamang po ka-bakes kung gusto nyo din po bumili ng ganitong pastry tip. At ngayon naman ay ipapipe ko na ito. At sa pagpipe naman po ng pastry tip na ito, pagkatapos po natin ipipe ay medyo i-wave po natin pabalik sa unahan ang ating frosting para naman po ma-achieve natin yung ganitong hubog ng ating frosting. Pagkatapos ka-bakes ay lalagyan ko ito ng dradges sa gitna para lalong magmukha ng bulaklak. At ito na po ang naging outcome. At ito naman po ngayon ka-bakes ang dalawang pastry tip na aking gagamitin. At ang ipapipe ko dito ka-bakes ay sunflower. At yung pastry tip na gamit ko po dito ay parang small star tip.
At ngayon naman po, ang gagawin ko ay ipapipe ko ito at parang huhubog ako ng hugis bilog dito sa itaas ng aking cupcake. Sunod naman ka-bakes, yung ginamit ko na pasty tip dito ay pasty tip ng pangdahon. At ipapipe ko lamang ito paikot doon sa aking brown frosting hanggang sa makabuo na ako ng sunflower. At ito na ka-bakes ang naging outcome. At sunod naman ka-bakes, itong petal pasty tip naman yung aking gagamitin. Screenshot yun na lamang po kung gusto nyo din po bumili ng ganitong pasty tip. At sa pagpipe naman po ng flower petals, kinakailangan yung mahaba ay nandito sa pinakaibaba at yung maiksi po ay nandun sa itaas. At sa pagpipe naman po, kailangan naka-straight lamang. At pagkatapos ay ipipe po ito pataas at pababa. Ganun lang po kadali at gawin lang po ng ulit. At ngayon naman ka-bakes ay lalagyan ko ito ng dredges. At ito na ang naging outcome. At sunod naman ka-bakes, itong pasty tip naman yung aking gagamitin. At ang pangalan po ng pasty tip na ito ay 2F. At sa pagpipe po ay unahin natin ang pagpipe doon sa gitna ng ating cupcake. Sunod ay magpipe na rin po tayo dito sa gilid. At magpipe po ulit tayo doon sa may mga space at i-fill in po natin ito. At ito na ka-bakes ang iba't ibang flower pipings na ginawa natin kanina. I hope you enjoy watching this video. At huwag mong kakalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated for more upcoming videos.